Mga kamukil, no? Magandang araw po sa inyong lahat, no? Time check tayo, mga kamukil, is 5 PM talaga, mga kamukil, no? So talagang inubos natin yung oras sa isang araw, no? Para matapos to, no? Sa pagpatayo, kung nakikita nyo kanina, pinapatay namin yung mga dos aguas na trusses, no? Napaka-style na itong bubong ng bahay na to, no? So yan, magbigay tayo ng dagdag kalaman, mga kamukil, no? O diskarte, kung paano to ginawa, no? Paano ko to pinatayo, ano yung mga diskarte para makuha natin yung mga tuwid niya. Okay, alright, tayo, mga kamukil, kung napapansin yung mga kamukil, yan, nagawa na natin. May tali akong nilagay sa taas, no? Yan, so right, papunta dun, no? So hindi lang yan ang may tali dyan, mga kamukil, no? Pati sa gilid, mga kamukil, meron din tayong tali. Yan, meron din tayong lubid na nakalagay, no? Dapat nito, mga kamukil, istansi yung maganda dito, kasi kapag lubid, mas mabigat to, mga kamukil, may tendensin duduya, no? Kaya kapag ganito yung gagamitin nyo, ako kasi, mga kamukil, wala na akong ibang ano sa bahay na natitira sa gamit ko dun, ito na lang, no? So kailangan batak na batak to, mga kamukil, yung pagkagawa nito, yung pagkalagay kapag ganito, no? So unang tanong, no? Bakit natin nilalagyan ng tansi, no? Doon sa dulo at dito sa gilid, no? Kasi ito yung pinakauna kong ibibigay na dagdag kalaman sa inyo, mga kamukil, pag magpapatay na tayo ng mga trusses. Kasi isang mga trusses na to, mga kamukil,
pinasimbol ko to, no, pinabrikit ko to dito sa baba. Hindi ko actual na pinapatayo to. Kapag actual kasi mga kamukil, pwede naman natin gawin yan, no? May katagalan, unang-una may katagalan. And then pangalawa mga kamukil, kung napapansin nyo, ang tataas po ng aking mga king post, no? Kasi ito yung gusto ng may-ari ng bahay. At talaga itong sukat na to mga kamukil, talagang ito yung eksakto o tugma na sukat sa laki ng bahay na to, no? Kapag king post yung pag-uusapan sa bahay natin mga kamukil, malalaman natin na yung taas ng king post na yan is bagay sa ating bahay. Yung pinakauna natin gawin mga kamukil, sukatin muna natin yung pinaka buong lapad, no, nitong bahay na to. Mula dyan sa puste, papunta dun sa puste na yun, no? Sukatin natin yan. Kung magkano yung lapad natin dyan, magkano yung sukat natin dyan, kunin natin yung kalahati ngayon, no? So hindi muna natin pag-usapan yan mga kamukil, no? Siguro i-discuss ko yan mga kamukil doon sa whiteboard natin nang maintindihan nyo, kasi may mga computation tayong gagawin dyan mga kamukil, no? Para maintindihan nyo talaga. Yan yung isusunod natin, no? Kung paano natin kukunin yung tamang king po sa laki ng bahay natin, i-discuss natin sa whiteboard doon sa bahay, no? Kasi kakaibang compute yung gagawin natin dyan, no? Para malalaman at masusundan nyo. Una-una mga kamukil, pagpatuloy natin tong tansi kung bakit ito ginagawa, no? Ang pinakauna natin gawin mga kamukil, pag magpapatay na tayo ng trusses, unahin natin sa gilid at saka itong gilid na to. Ayan, no? Huwag natin gagawin na uunahin natin yung gilid na yan and then pasunod na. Pasunod. Talagang hindi natin makukuha yung tuwid at pantay dyan mga kamukil, no? Ang mangyayari dyan mga kamukil, pag yan yung ginagawa nyo, kapag ganitong trusses ang gagawin nyo, dos aguas lang o A-type, no? A-type yung tawag talaga nito. Ang mangyayari dyan, pag pasunod-sunod yung pagpatayin nyo ng trusses, meron talagang part sa bubong na duduyan yan mga kamukil. Kasi hindi nyo makukuha talaga yung tuwid nyan. Hindi nyo makukuha yung pantay nyan, no? Kasi itong beam natin mga kamukil, kahit nakalibel to, hindi natin maiiwasan na may lumalim dito ng konti. E paano kung yung lalim na yun, yun yung matatapatan ng bottom cord natin, no? So talagang hindi natin makukuha yung pantay, okay? So dito mga kamukil, may papakita ko sa inyo talagang napapatunayan na ang tansi talaga napaka-importante, no? So ngayon mga kamukil, una natin gawin, doon tayo maglalagay ng pinakaunang trusses sa bawat gilid, no, sa bawat dulo. Ito, dahil ito yung guide natin mga kamukil. Pagkatapos natin malagyan yan, lagyan natin ng, pag naipatayo na natin, lagyan natin ng lubid, tansi, no? So yung pagkalagay ng tansi mga kamukil, baka kasi malito kayo. Doon sa kabila, dito nyo sa taas na lagay, no? Pagdating dito, dito nyo sa baba na lagay. So, ang mangyayari dyan, talagang magka-litsi-litsi yung trabaho nyo dyan mga kamukil, no? Kaya laging tandaan kung ano yung plastada dyan sa kabila, ganun din yung plastada dito. Laging tandaan na sa taas tayo kukuha ng libel. Kukunin natin yung street dito kaya sa taas tayo, no? Ilalagay natin yung tansi. Importante yan mga kamukil, baka makalimutan nyo. Sa kanyo na lang nakikita o nalalaman, nakapag-fix na kayo. So, yan yung pagkagawa. Kulang pa ito mga kamukil, ha? May gagawin pa ako dito na mag-lock dito sa trusses natin, no? So, right? So, yan na mga kamukil, lol. Nilagyan ko ng tansi para importante makuha natin yung pantay niya. So, paglagay natin ng tubular dito mga kamukil, ng pamakuan yan kung napapansin nyo. Dahil may guide tayong lubid. Paglapat ng tubular dyan ang pamakuan natin, pantay lang lahat, no? So, kung pantay lahat ng pamakuan natin sa bubong, paglagay natin ng bubong, pantay yan lahat, no? So, ngayon, ganun din sa taas mga kamukil, no? Naglagay ako ng tansi, no? Inuuna ko dito sa dulo, tapos dun sa dulo, no? Pagka napatayo ko na tong dalawang dulo, saka ako naglagay sa gitna, pasunod na, no? Kasi may tansi naman tayong pagbabasihan, may tansi na tayong kukunan ng guide. So ngayon, papakita ko sa inyo mga kamukil, kung gaano kahalaga yung tansi. Ito. May nagka-diferensya dito mga kamukil, pero hindi gaano kalakihan, no? Kung napapansin nyo dyan mga kamukil, ayan, lapit natin. Kita ba? Napansin nyo, lumayo siya sa lubid, yung king post natin. At saka sa upper cord natin, lumayo din yung lubid, hindi lumapat, no? Kasi ang nangyayari mga kamukil, pagdating dito sa gitna, ayan, nakikita nyo yan, lumitaw yung bakal ng beam nila dito.
No? So ibig sabihin hindi nagpantay itong beams sa taas. No, kahit nakalibil, yung nakalibil lang dito mga kamagil sa ilalim lang, itong taas hindi na. No? Kaya yun yung pinaka-importante na maglagay tayo ng tansi muna, mga kamungkil. Pagtayo natin sa beam dito sa bawat dulo, bawat gilid, yan. Ito yung pinakaunang itatayo muna natin kapag magtratrasis tayo ng bahay, no? Dulo at saka dulo. Pagkatapos, lagyan natin ng tansi. Yung tansi na yan ngayon, mga kamungkil, yan yung susundan natin pag naglalagay na tayo ng maraming trasis. Alright, yun yung pinaka-unang technique kung mga kamungkil ng madalian lang. Ngayon, paano ba natin mapapatayo itong trasis na nasa tamang tuwid yung tayo niya, no? Napapansin nyo? Ito mga kamukila, kung nakikita nyo may libel bar tayo ginagamit dito. Ito yung palatandaan mga kamukil na nasa tamang tuwid na yung trasis natin. At ang libel bar dito, yan, ito yung diskarte na makukuha natin yung tuwid. Part, una na lang mo, part. Una na lang mo. Masunod ako. So, yan yung mga kasama ko dito mga kamukil. No? Bali, tatlo. So, bukas mga kamukil, balik tayo dun sa isang project dun tayo. No? So, siguro matrabaho ko na naman to by Sunday. No? Tapusin ko na to sa Sunday. Kasi madali naman lang to. Maglagay na lang tayo ng pamakuha ng bubong at saka pa siya frame. So, basic na lang yan para sa akin mga kamukil. No? Hindi ko sa pinagmayabang. Pero yan na lang yung pinaka-basic na trabaho. Okay. So, yan ang mga kamukil. Naway sana mga kamukil no, nakunan nyo ng idea o nakapagpulot kayo ng dagdag kaalaman dito sa ginagawa natin trasis, no? Yan. So, yan mga kamukil, yung diferensya na pinakita ko sa inyo kanina, may diskarte dyan, no? Madali lang yung diskarte dyan kung paano mapantay yan siya. So, yun naman yung i-discuss ko sa inyo kapag makabangga kayo ng mga ganyang klaseng error, no? Pero napakalit na lang na iro na yun mga kamukil. Kaya ko na yung, kaya na natin yung diskartehan, no? Kahit na bagong gawa pa lang ng mga trasis, kaya na yung diskartehan kung paano i-diskartehan yan, ha? Magpantay sila sa lubid, no? Mapantay pa rin yung bubong natin, hindi magduduyan sa bandang dyan. Alright? So, ano pa ba yung pwede nating ituro, no? Yan lang mga kamukil, pinaka-importante. Pag maglagay tayo ng trasis, unahin natin yung bawat gilid, saka gilid, tapos lagyan natin ng tansi, no? Para may guide tayong susundan. Alright? So kung napapansin nyo mga kamukil, dito tayo sa pinakataas. Yan. So sa Sunday mga kamukil, lagyan na natin ito ng pamakuan ng bubong. No? I-fix na natin yung mga kailangang i-weld dyan na para mapatibay siya. Lagyan pa natin ng mga brace yan mga kamukil. Dagdagan pa natin yan. No? So ginanyan ko lang muna mga kamukil. Hindi ko nilagyan ng maraming brace. Para hindi kami mahihirapan magpataas, magpatayo, no? Magangat. Kasi mabigat kapag tatadin na natin ang brace. So dagdagan natin yan mga kamukil. No? So right mga kamukil na, nandito na tayo sa isa nating project, no? So ito pala yung natapos na ngayon mga kamukil, no? Yan. So nakapag-studying na mga kamukil yan, no? Tsaka yung pinatrabaho ko sa mga hamba mga kamukil is pauwi na, no? Umuwi na siya. Sabi ko kanina kapag 40 pwede na mag ligpit ng mga gamit para makauwi, no? So ito dito kulang, no? May kulang. Tapos dito mangyayari dito pag ganyan to, parang may box, no? Pag ganyan dahil dyan sa ano, nilagay nilang abang sa PVC para sa CR sa taas, no? Alright. So bukas dito kami lahat, may mag-studying, may mag-finishing, no? So bukas porma to. Saka sana bukas makatapos si Master Buni sa paggawa ng mga hamba, no? Itong pintuan tsaka bintana. Alright. So sukatin ko pa pala itong ano, mga kamukil. Itong sa taas, no? Itong cladding niya. Kung magkano, no? Gustong malaman ni ma'am kung magkano yung pwedeng magastusin, no? Sa bubong at saka sa cladding at saka sa plasing, no? Sa mga gutter. Yan, sukatin muna natin to. Okay. Yan lang mga kamukil, no? Yung ating video ngayong araw at naway sana naman nakakapulot kayo ng dagdag kaalaman sa paggawa ng trasis. Alright, so bukas ito mga kamukil, tingnan natin kung ano yung pwede natin mapaabot na dagdag kaalaman. Once again, Mongkel on the vlog.